the boss. Eto na, Tito Boy. Ikaw ay napunta sa ABS-CBN from GMA. Magbabalik ang... The boss! Yes! Mag-20 years na pala ako dito sa ABS-CBN. I moved to ABS in 1999. I did the buzz, naalala ko pa, first show namin sa BGC. Wala pang building. Sa buzz, ako nahasa ng husto at nag-bloom as an interviewer. Dito na ako nagsimulang panoorin. Sabi ko, ito na yata magiging trabaho ko. Binigyan ako ng ABS-CBN ang pagkakataong lumipad. I did some of the biggest showbiz interviews on the buzz. First interview that comes to mind, the Claudine Barreto. Wow, I will not forget that. Rico Yan passed away and 4 o'clock ang buzz live. I was in the house of Marge, I think, Barreto, and I did 4 bodies of Claudine. An emotional interview. I will not forget that. I don't know how I'm gonna be able to get through this. I still can't believe. I'm so helpless. I don't know. You know, I was just... All I can do is just talk to him. And what do you say? What do you tell him when you talk to him? That he broke his promise again. I did all the difficult interviews of Chris Aquino. Wala kaming conversation, communication, wala ka... Friends! Up to the interview of Vong Navarro when he was in the hospital after that mauling incident. Ginawa ko rin Ay de las Alas, that separation. I did Casey Concepcion. I did Alma Moreno. All the controversial interviews, all the biggest interviews in show business I did. And I wouldn't have been able to do it had it not been for the trust of ABS, of this network, and of the people who handled the buzz. 15 years of doing the buzz. May kwento pa yan. When I did the buzz, may insiguridad na ako ng konti. Kasi nung tinanong ako ni Bobby Barreiro during the time na, would you like to do television? I had a friend, he's still very big in the industry. He's one of the biggest names in the industry. Close friend. At saka maganda yung kanyang intent. Maganda yung kanyang intention na parang, boy, wag na. Wag ka na mag talk show host. Wag na mag TV host. Mm-hmm. Why? Sabi ko, bakit? Bakit? I remember him giving me 3 reasons. Sabi niya, you're not gonna make it. Mahihirapan ka, if at all, if you make it. My gender preference. Unang dahilan yun. Pangalawa, sabi niya, waray ka. May accent ka. Yes. Pangatlong dahilan, sabi ng kaibigan ko, hindi ka masyado kagandahan. Because remember, to be in front of the camera, to be on cam... Tisay. Matangos. Maganda ang kutis. Walang butas ang fest. Yun, di ba? So, may mga stereotypes. Ako, dahil I like the adventure. If this is your space na pamilyar ka, if this is your space of comfort, it's your comfort space, go beyond that space because that's where magic begins. That's where God resides. Huwag kang matakot, sasaluhin ka. Yes. Kaya pag sinasabi sa akin na, do you want to do television? Oo, hindi ko alam, pero somehow the divine will take care of me. I remember this very, very clearly. I don't know if Freddie remembers this. May bisita siya. Pumasok talaga ako sa opisina. Bagong lipat ako eh. Oh, Freddie, 10 minutes lang. The kind Freddie Garcia, of course. Yes, you know. I will always owe Freddie Garcia half of my career. Sabi ko, Freddie, thank you because I'm doing the buzz. Bigyan niyo naman ako ng ano, ng show kung saan pwede akong magtanong, makipag-usap. I want to do doctors, politicians. I want to do conversations. Para naman, Freddie, lumabas yung marketing background ko, yung advertising know-how ko, gano'n. Tinitingnan lang ni Freddie, denial niya, si Jake Madraso. Jake, nandito si Abunda, nandito si Boy Abunda, nanghihingi ng show. Why don't you give him one on ANC? Bagong-bago ang ANC. Title ka agad, The Brilliant Freddie Garcia. Give him a show, call it Private Conversations, Boy Abunda. Pagbaba, sabi ko, thank you, bye. At pinundahan ko si Jake Madraso. Sabi ko, abay, umpisa na natin. Pirmahan na agad-agad. Actually, bago mo pa kinikwento dito, Boy, alam mo, tumatakbo sa isip ko talaga. Tandang-tanda ko yung kinento mo about, kasi papunta tayo dun eh, sa story na yan, sa pagiging part mo ng bandila. Ah, diba, okay. Tito Boy? Tama, okay. Na parang sinasabi mo dati na dapat si Boy Abunda, hindi dahil bading, hindi dahil bakla, dapat nahiwalay, hindi kasabay ng mga angkor. Kagalang-galang ang news. Kagalang-galang ang news. Credible ang news. Hindi kasi, nanggaling ako sa, I did controversial.
sa news and current affairs. I also did etc., which is the pre-programming of Patrol, which is also news and current affairs. So familiar ako sa mundo nila. And pagod na ako ma-stereotype. Pagod na ako i-box. Pagod na akong ilagay mo lang ako, ihuhulma mo ako dito dahil ang showbiz. Hindi. You know, I wanna cross over. I wanna do what I can do. Noong sinabi nila na you can probably join Bandila, sabi ko, again, yes. I don't say no, yes. Pero, I knew my worth. Tita Kunching taught me that. I will not handle the entertainment portion of Bandila. I want to open the show with my dear friend, Julius, Karen. No way that I was going to do Bandila and I was not going to open the program. With the hosts. At doon pa nga nung nag-uumpisa ako sa Bandila, gusto ko, may komentaryo din ako. Because remember, I was doing private conversations and then eventually I did the bottom line. I'm familiar with politics of this yes. country. I know my politics. Nung panahon na yon, di ko lang maalala kung ako'y nag-ma-masters na noon. Kasi bumalik ako sa eskwela. So, when you know your worth, you know how to negotiate for yourself. Di ba? And again, nandun na naman yung tiwala ng ABS-CBN. I remember kaibigang Cory. I mean, one of my dearest friends in the world, in my life, you know, said yes. Yeah, you are right. Perfect. And go. And it worked, diba? Napag-usapan ng maayos, and I was glad I did Bandila. SNN. Showbiz news ngayon. Now na. Diba? I mean, may tata. Cheska Liton. Lahat. Ang mag-i-intro doon. Sa controversial, gustong-gusto ko yung ito, controversial. Yes, Tito Boy. SNN, alam mo ang hindi ko malilimutan dito. Nag-umpisa ang palabas, meron kami set. Tapos, hindi kami lumalakad ni Chris doon sa sahig. Doon kami sa dito. Yung sa ano talaga, yung parang mahuhulog kami. I'll not forget this. Uh-oh. Kasi yung setup niya, parang kada nag-deliver ng line, parang mo-walk eh. Di ba, Tito Boy? Yung pinakamahirap, yung may fashion show. Di ba, yung bago ka magsalita, lalakad kami ni Chris. Oo, kasi may cutting yun kung saan ka lang hinto eh. Di ba? Bianca Gonzalez is part of this. Totoo. And Cheska. So, next. The bottom line. Paano na iba dito, Boy, ang the bottom line sa iba mong mga ginawa ng mga programa dito sa ABS-CBN? Ang bottom line kasi, well, it's supposed to be a political show. As opposed to Tonight with Boy Abunda na showbiz. Sa TWBA, yes. Oo, sa TWBA. Ang the bottom line, sobrang paghahanda. The night before my taping for the bottom line, wala akong ginawa kundi yun. God, the work we put into this. Alam ko, late evening kami. Pero yun ang sinasabi ko, prime time, umaga, tanghali, gabi, wala sa atin yun. Responsibilidad ko sa aking audience is to do the best I can. Pabiro ko naman to sinabi ko sa ating boss, Scory Vidanes. Tinanong yata niya ako kung what bottom line is for me. Sabi ko pang awards, pabiro. Oo. At napakabait naman ng Diyos that we are being recognized for our hard work for the bottom line. Katulad halimbawa ngayong taon, we are nominated for the best show in the Asian Television Awards, and I am nominated as host of the bottom line for the Asian Television Awards. Na napaka precious, no? I mean, lahat ng awards precious, pero ito is a validation of your hard work in so far as the Asian region is concerned. Lalo na pag talk show ang pinag-uusapan.